Hi everyone, Steffi here and welcome to my channel. In this video is a tarot card reading for Main Mendoza. Right up! Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana lahat po tayo happy, healthy, very safe, very abundant, prosperous. I-share po natin ang peace, ang light, ang love sa isa't isa sa ating kapwa. Para ang mga buhay po natin magaan, masaya, maginhawa. Okay? Peace po sa ating lahat. Iwasan po natin ng mag-away-away. Okay. Ang tarot card reading po natin for today ay para po kay Main Mendoza. Okay. Na isang Piscean or Pisces. Alright. Okay. Ready? First card. The Hermit. Okay. So, maring gusto niyang makapag-isa ngayon para makapag-isip-isip para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga mahal sa buhay. Or, maaari din namang meron siyang pinapangarap or panaginip okay, na gusto niyang maabot. Maaring ganun. At gusto niyang maabot yun. Gusto niyang maging makatotohanan, okay? Or maaari din namang meron siyang namimiss na isang tao. Okay? So, nagkakaroon siya ng soul-searching, self-reflection, self-introspection, para siguro masagot yung kanyang mga katanungan na hindi nasasagot ng mga taong nakapaligid sa kanya, kundi siya lang yung makakasagot sa kanyang mga katanungan. Okay. So, ang pinagkakatiwalaan mo na niya ngayon ay ang kanyang sarili. Alright? Ayaw niyang magpa-impluensya muna sa ibang tao. Sarili mo na niya ang kanyang pinagkakatiwalaan. Okay, next card. Two of Cups. Ayan, proposal, marriage, partnership, relationship. Oh, ayan. Okay. So, maaring yun yung kanyang pinag-iisip mga mabuti. Okay. Kaya siya nagiging ermitanyo. Ayan. Three of Cups, celebrations, events. So, maaring ito, ang kanyang proposal or marriage, yan ang isa-celebrate with friends or with the circle of support, with family, relatives. Okay. And, para ding mag-signify nito ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tao or yung mga taong nakapaligid sa kanya. Okay? Or maring yung kanyang closest friends. Yung mga pinagkakatiwalaan niya. Alright? Next. Ace of Swords. So, maring meron siyang bagong naiisip. Kaya naman, siguro nga ito yung produkto ng kanyang pagninilay-nilay, ang kanyang pag-iisa para makapag-isip ng panibagong idea, okay? Or panibagong strategy. Ganun. Or maaari din namang merong bagong offer or bagong project, maaari ding bagong business or anything na pagkakaperahan, pagkakakitaan. O, diba? Amazing. Okay, next card. Nine of Swords. Ayan. Okay. Nag-iisip ng malalim. Merong namimiss. Kaya naman hindi nakakatulog. May anxiety. Okay. Or maaring dahil sa malalim na pag-iisip or sa dami ng iniisip, ay, ayan, kakaroon ng nightmares or may anxiety or depression. Okay. Next card. Five of Cups. Ang ganda na nung mga unang, cards eh. Nagreklamo, Sorry po. Okay. So, maring very emotional siya. Okay, yan.
Maring nagkaroon ng loss or maring may regrets siya. Maring nag-aalala. Kaya naman, yan nga, hindi nakakatulog. Okay? Or feeling niya unloved or walang nagmamahal. Okay? Very emotional, senti-senti. Yun. Or feeling abandoned. Okay? So, ano nga kaya yung nakaka-cause ng kanyang kalungkutan? Okay? Next. Siguro nga si King of Swords. Yan. Si King of Swords. Ayan, kanyang king na nakagabay sa kanya, nakasuporta. Okay, masasandalan. Yun, at handang-handa siyang bigyan ng emotional support. Yan, sa mga times na very emotional siya. Okay. And kung sino man siya, yun, pinagtatanggol siya, di pinaglalaban. Okay. Ahamakin ng lahat. Masunod lang si Main. Oo, oh, diba? Parang alam ko yung linya na iyon. Okay. So, next card. Mare ding isang matalinong tao ito. Okay. Next. Wow. Ayan. Ten of Cups. So, yan ang kanyang mararanasan or matatamasa ang magkaroon ng love and support from her family, her friends, and from King of Swords. O, diba? Ang kanyang forever. So, yun. Magkaroon ng family, maging happy, contented, satisfied, punong-puno ng pagmamahal. Okay? Kaya nga, siguro ang kanyang Two of Cups, ang kahihinatnan ay ang kanyang Ten of Cups. O, diba? Happy ending. Ultimate goal. Ultimate end. Okay, last card na po para kay Miss Main. The Tower. Wow, meron siyang The Tower. Okay, so The Tower, merong pangyayari na nagtapos, nagwakas, natapos, ay, naulit. Nasira or naputol, okay, nagiba, pinagdaanan niya ito, nakalipas na, nakaraan, okay, so maaring yun yung kanyang pinag-iisipan na maraming katanungan, bakit kailangang magwakas siguro, okay, pero ang maganda nga sa The Tower ay nakakapag-umpisa uli siya ng panibagong buhay, panibagong chapter, panibagong journey, fresh start. Okay. So, ang first card is yan. Ang pagiging ermitanyo. Ang paggamit ng kanyang talino or wisdom para makapag-isip-isip at masagot ang mga maraming katanungan. Ang last card, ang kanyang tower moment na kanyang napagdaanan or nakalipas na kung saan merong nagwakas na putol, nasira, nagiba. Okay, ang kanyang obstacle, dalawa. Yan. Ang hindi makatulog or may anxiety, siguro nga may namimiss lang talaga siya. And yan, ang kanyang feeling abandoned or unloved, na very emotional, maring nagkaroon ng loss, kaya malungkot. Okay, pero ang kanyang mga alas ay ito, ang panibagong darating, panibagong offer or panibagong business. And yan, ang total love and support from family or ang kanyang magiging future family. Okay? Ang kanyang inspirasyon. Yan. Ang proposal or marriage. At ang mga supportive na friends or circle of support. And of course, ang kanyang King of Swords na laging handa, laging tumutulong, laging sumusuporta. Maring isang cause sa kanyang anxiety or sa kanyang di pagtulog ng mabuti ay ang
Maaring mga taong nakapaligid din sa kanya, okay? Maaring yung mga bullies na mga kontrabida. Ganun. And then, sa kanyang career, maaring magkaroon ng loss. Okay. Maaring financial loss. Ganun. And mag-ingat lang din sa kalusugan. Okay. Ayan, lalo na at hindi nakakatulog. So, maaring makompromise ang health. So, mag-ingat-ingat po. Okay. Yun. And nagagamit pa rin naman niya yung kanyang talino para mag-strategize sa mga bagay-bagay, okay? And ang kanyang kaperahan ay stable pa rin naman. Although yun nga, maaaring sa kanyang career ay magkaroon ng loss. Okay? Pero malalampasan din iyon. Okay? So, yun po yung tarot card reading. Name is Maine Mendoza. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot card reading. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.